Pero ito guys, nakikita natin na ito ay progress, tagumpay, success, victory. May mga bagong offers, bagong kontrata, bagong deal, no, na mako-close kayo, mga kapiksi ngayong full moon season, and maaari ito magdala ng magandang progreso sa buhay nyo. For some of you guys, parang tinutulungan din kayo ng inyong mga gabay para mapunta kayo sa tamang direksyon ng buhay nyo, lalo na kung medyo nalilito kayo, mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung pamagat ng ating Full Moon, mga kapiksi, ngayong October. Ang Full Moon ngayong October ay sa October 17, mga kapiksi. Tapos yung next na Full Moon naman ay sa November 15, guys. And ang pamagat ng ating full moon ngayon ay harvest moon, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung new moon, or ito yung moon message para sa inyo, guys. You and your loved ones are safe and protected, mga kapiksi. So, palaging yung tatandaan na hindi tayo pinapabayaan ng nasa taas, mga kapiksi. Hindi lang ikaw, pati yung mga mahal mo sa buhay. Lahat tayo may mga gabay, mga kapiksi, no? Simula nung pinanganak tayo, bawat isa sa atin ay may mga gabay. And ang trabaho nila is una, gabayan tayo, protektahan tayo, and tulungan tayo sa panahon ng mga pangangailangan natin. Always lang tayo magdasal, mga kapiksi. Huwag natin kakalimutan yung pagdadasal kahit na gaano tayo kabisi sa mga responsibilidad and obligasyon natin sa araw-araw. Importante na nagdadasal pa rin tayo, mga kapiksi. Okay? Attune to the moon, guys. Make sure you put family first. So, dapat yung pamilya natin, mga kapiksi, hindi natin tinitake for granted. Hindi natin pinagwawalang bahala. Family first, kahit kailan, kahit saan, mga kapiksi. Okay? Additional meanings for this card, guys. Let someone get a bit closer to you. So, pwedeng merong specific person na gustong makipaglapit sa'yo, gusto makipagkaibigan, gusto makipag-close. So, hayaan nyo lang, guys, para parang ano yan, extended family, no? Yung sometimes yung mga friends natin, mga kakilala natin, dinuturin din natin silang kapamilya. So, the more, the manier, syempre, the merrier. The more, the merrier, mga kapiksi. Okay? For some of you, a new cycle is starting for your child or children. Kung meron kayong mga anak na, mga kapiksi, pwedeng nag-start sila ng panibagong cycle sa buhay nila. So, make sure na as a parent or bilang adult, no, gabayan nyo sila, mga kapiksi, para hindi sila maligaw ng landas. And you have to understand, guys, na crucial ang development ng mga bata, especially from 0 to 7 years old, no? They're starting to program their life depending on the downloads that they are getting from you. So, ibig sabihin, kung ano yung aral na tinatanim mo sa kanila, kuha lang yan ng kuha, mga kapiksi. Kaya make sure na yung itinatanim nyo sa kanila is magaganda, yung magbe-benefit sila, guys. Okay? It's time for you to review your goals, mga kapiksi. So, October na, 2 buwan na lang halos, 3 buwan, no, matatapos na yung 2024. So, na-achieve nyo na ba yung mga goals nyo, mga kapiksi? And kung hindi pa, bakit, di ba? Baka kailangan nyo mag-adjust ng goal nyo, nagbago na ba yung goals nyo? Or baka kailangan siyang i-carry over for 2024, mga kapiksi. Or baka naman tinamad lang kayo, nagpa-bunching-bunching. So, this is a wake-up call para sa inyo, guys. Meditation will help you banish your insecurities, mga kapiksi, sa mga kapiksi natin na may mga pinagdadaanan, may mga problema, may mga insecurities. Makakatulong ang meditation sa inyo, mga kapiksi, para mawala yung mag-subside yung negative momentum of thoughts nyo, and mapalitan ng kumbaga, mawala yung mga hinagpis, yung mga iniisip nyo, mga kapiksi. Okay?
For some of you, spending time near water will bring you peace and answers. Yung mga tubig dagat, mga kapiksi, meron silang mga natural healing and cleansing properties. So, kung malapit kayo sa mga tubig dagat, anyong dagat, guys, samantalahin nyo, maligo kayo, mag-cleanse kayo para mapagpag or maalis yung mga negative energies ninyo and ma-recharge kayo as well, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan, Aquarius. Tingnan natin yung ganap sa buhay nyo, guys, ngayong full moon season. Shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan, guys, kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga tsawa nyo, guys. 20% discount naman yan until October 31. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. So Aquarius, guys, kaya in-represent ng King of Wands sa deck na to, ang air element ay na-represent ng Wands to Suit. Tapos ito naman yung ating Moon energy. Ito yung mga positive and negative energy, guys. Unahin natin yung negative, guys, no? This is a warning na huwag kayong magmadali, mga kapiksi. Huwag kayong magmadali sa pagkilos nyo. Huwag kayong magpabugso-bugso sa mga desisyon nyo. Pag-isipan nyo mabuti, lalo na sa kaperahan when you are trying to invest, mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo parang nagmamadali kayong yumaman, nagmamadali kayong umasenso, nagmamadali kayong lumago yung kaperahan nyo. And in doing so, mga kapiksi, mas malaki pa yung mawawala sa inyo kasi maaari kayong mabiktima ng scam or panloloko. So, yung mga savings nyo, make sure na kung i-invest nyo siya, okay lang naman mag-invest, guys, pero dapat dun sa mga legit and sa mga authentic na savings, mga kapiksi. Huwag kayong masyadong maniniwala dun sa mga malalaki na returns, guys. Kapag nag-invest, wala kayong gagawin, maglalabas ka lang ng pera, tas malaki yung balik. More often than not, yung mga ganong klase ng scheme ay scam. So, mag-ingat, mga kapiksi. Ito ay babala. Okay? On the good side naman, mga kapiksi, meron dito ang presence ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may Earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an Earth sign. Pero ito, guys, nakikita natin na ito ay progress, tagumpay, success, victory. May mga bagong offers, bagong kontrata, bagong deal, no, na mako-close kayo, mga kapiksi, ngayong full moon season, and maaari ito magdala ng magandang progreso sa buhay nyo. For some of you, guys, parang tinutulungan din kayo ng inyong mga gabay para mapunta kayo sa tamang direksyon ng buhay nyo, lalo na kung medyo nalilito kayo, mga kapiksi, para magkakaroon ng kaliwanagan yung isip nyo and i-guide kayo ng inyong mga spirit guides para hindi kayo maligaw ng landas. So, pray hard, mga kapiksi, and listen to your intuition para hindi kayo maligaw ng landas, mga kapiksi. Palagi kayong gagabayan ng inyong mga spirit guides. Okay? So, what else, mga kapiksi? Tingnan pa natin. Ito, guys, yung iba sa inyo medyo namumroblema sa pera, no? Kaya yung iba sa inyo, parang nagmamadali kayong umasenso kasi yung iba sa inyo talagang medyo namamroblema kayo sa pera, mga kapiksi. Yung iba nagkakaroon ng financial constraints, financial difficulties, no? Ibig sabihin may problema talaga kayo sa pera. Tapos yung iba sa inyo, kung meron kayong mga utang,
or pinagkakautangan, parang tapos atrasado kayo sa pagbabayad, meaning hindi kayo nakakapagbayad, parang ano, parang hindi ko naman masabing minamaltrato, no, pero baka pinaparinggan kayo ng hindi maganda ng mga tao na hindi nyo nababayaran. Siguro intindihin nyo na lang sila kasi pera din nila yon, mga kapiksi. Pwedeng na anxious din sila kapag hindi bumabalik sa kanila yung pera nila. Pero kung kayo man ay, let's say for example, nakautang talaga kayo, hindi nyo pa nababayaran, i-explain nyo ng maayos dun sa inutangan nyo, guys. Huwag nyong takbuhan, huwag nyong i-block, huwag nyong alam nyo yun, kasi let's say for example kayo yung inutangan tapos hindi kayo binabayaran tapos binlock pa kayo, anong mararamdaman nyo? Syempre maiinis din kayo, di ba? Tutolera din kayo. So wag nyong gawin yon kung kayo naman yung nangungutang. Wag nyong gawin dun sa mga inutangan nyo. Mas mabuti na harapin nyo sila ng maayos, pakiusapan ng maayos, mga kapiksi. Okay? Pero ito guys, masabi ko nga, no, maaaring may mga bagong opportunity. Magandang balita ito na dumating sa inyo. Itong magagandang balita na to guys, maaaring ito rin yung magsasalba sa iyo sa mga kahirapan na dinadanas mo ngayon. So, konting tiyaga lang guys. Tayo mga Pinoy, maabilidad naman tayo at saka masisipag tayo. So, kung alam natin na mahirap na yung buhay natin, wag na nating lalong pahirapan yung sarili natin, okay? Be positive and wag kayong tatamad-tamad, guys. Kailangan masipag tayo sa buhay, mga kapiksi. Palagi magpasalamat, iwasan magreklamo, and gagaan din yung inyong pamumuhay, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito, guys, i-mind nyo na to, mga bagong kontrata, progress, yan. I-mind nyo na para makarecover kayo sa inyong mga financial difficulties. Pwede rin kayo guys makinig ng mga pampaswerte subliminals natin, no? Ang dami na nating natulungan doon. Makatulong yun sa inyo para unti-unting gumaan or gumanda yung takbo ng pera sa inyo, mga kapiksi. Okay? Right, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito yung ating 2025 kapalaran guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.